Ma'am, dati kayong OFW? Opo. Dati ilang taon? 2 years lang. Nag-teach ako sa elementary. Tapos nandun kasi yung asawa ko. So, bumunta ka rin. Bumunta ako doon. Tapos bumalik ako last year. Last naiwan siya doon? Nandito na siya. Ah, magkasama na kayo? Ayan, si Mr. Doctor. So, nagtuturo ka pa rin araw-araw? Opo. Ah, ngayon mas mag-start na kami mag dati kasi face to face na rin kami. Hindi ba mahirap bilang kagaya sa iyo kasi kami ni Oragon, kami ni Kat o kami ni Kalampitos. Full time kami charity. Kumbaga wala kami, hindi kami nagtuturo, hindi kami nagtatrabaho. Kayo ba sa inyo? Anong mahirap sir lalo na pag may extracurricular activities. Oo. 'Di ba sa school? Sobrang hirap. Ngayon pa lang may hindi pa malaki channel ko. 3 hours na lang ako mag-tulog. Kasi nagsusulat din ako sa RTI, sa radio broadcasting. So sinisingit ko pa yun. So mahirap talaga. Media ka rin pala po, media. Opo. Pero, ano, kinakaya. Kinakaya. Ano ba ang nagtulak sa'yo talaga? Bakit? Ano kasi sir, medyo idealistic. Pero ang pinag-aanhang ko talaga sa buhay is yung kay Mahatma Gandhi, the best way to know yourself or to find yourself is to use yourself in the service of others. So yun yung prinsipyo ko sa buhay. So kahit saan, kahit sa service, sa pagiging teacher, kahit sa church, pinipili ko. So sa madaling sabi, boring ang buhay mo pag wala, hindi ka nagsiserve sa iba. Kaya ano, nasa Dubai ako, pinili kong umuwi kasi wala. Hindi ko masyadong na-maximize yung passion ko doon. So, kaya pumunta ako. Ma'am, okay lang. Sige, bro. Mag-uwi lang. Alam mo itong yung kasabihan na sinabi mo? The best way to find yourself is to use yourself in the service of others. Pwede ba kita galo? Pwede. Hindi, ganyan sabi niya. Ganito yung pagkaalam, ha? Abutin natin sa pinakamababaw na Tagalog. Simple Tagalog. Para makilala mo ang sarili mo, gamitin mo ang sarili mo sa pag-serve sa ibang tao. Doon mo mapatunayan kung ano ka nga ba talaga. Sino ka? So, ganun. Naintindihan mo na. Ayan. Anong naintindihan niyo? Pwede, ayosin mo kasi siya may dala ng pasalubong ay. Naintindihan niya, sige. Naintindihan mo na. So, ang sinasabi kasi ni Ma'am Prospect, sabi niya na parang, sa madaling sabi ang pag-unawa ko din, huwag mo sayangin ang pagkakataon na masayang. Kung gamitin mo yung talent mo, yung kakayahan mo, para matulungan ang iba at matuto ang iba. Okay. Parang ganun. Parang magbigay ka muna ng value and the rest is parang gift yan from you. Give lang ng gift ng value. As long as nawala kang masasaktan na tao, umaaka pa. Ito, magandang tanong ito ay. May sunod akong tanong dyan. Ma'am, hindi ba dumating sa punto na, nasaan ba si sir? Baka nandyan. Hindi ba dumating sa punto na nagtatalo kay ni sir kasing oras? Ay, hindi naman. Siya rin Gusto niya rin ito magkasama. Magkasama sila lang. Kasama. Nagsusuportahan. Bakit sir, natanong mo yan? Nagtatalo ba kayo? Hindi. Bilang charity vlogger, danas ko na, siyempre, dati tayong hindi naman vlogger, dati nagkatrabaho lang tayo. Ang oras natin, bahay. Bahay, trabaho, bahay. Nung pinasok ko yung charity, siyempre, nabawasan yung oras sa mga anak, sa asawa. Pangalawa, kumuha ka pa ng community kung saan ando yung oras mo Isiparating sa bahay, instead na kausapin mo yung pamilya, ang isipin mo, nakaupo ka, paano ko ba sila matulungan? Tama. Saan ba kukuha ng pantulong? At bakit, sino ba sa inyo dito magsabing totoo? Sino ang din nagka-problema sa family nung mag-umpisa kayong mag... Ikaw, Kat? Yung totoo. Ikaw. Ako, aminin ko, ang unang pinakaunang basher ko talaga, asawa ko. Ikaw, sir? Pamilya ang unang basher. Kasi magkasama kami mga asawa. Yung asawa ko kasi minsan hindi naman sila aware sa ganyan. Hindi sila charity na lang, kalimbawa si Oragon tapos si Ma'am, parehas yung couple talaga, partner. Eh yung asawa ko po ay mayroong ibang trabaho. So minsan yung anak mo magpapakarga sa iyo or hanapin ka kasi gusto kang kalaro, mayroong kang kailangan i-vlog, mayroong kailangan sponsor na sagutin. So, talagang yung time management. At saka sacrifice talaga. Sacrifice. Kasi ako aminin ko talaga,
Kasi siyempre, nung hindi tayo vlogger, parating sa bahay, may time tayong makipagkwentuhan sa pamilya eh. Mm-hmm. Ang nangyari sa akin kasi nung vlogger na, parating sa bahay, mag-i-edit ka. So, upo ka. Nandun lang po sa gali, pero yung kanya, wala pa na sa gali. Kasi hindi pa kasali dun yung pag-i-edit. Yun na! Yan ang nangyari sa amin. Sabi niya, tumalaw ka naman! Ano ba naman? Akala ko ba oras na namin? Eh siyempre, nagkakabol ka din eh. Kasi gusto mo i-upload yung mga video. Hindi lang, hirap mag-edit. Paano mo yung sponsor kasi... Akala nag-games. Mag-upload. Nagtatanong sila, kumusta ang... Sana yung... Sinulong. Sino bang una yung binabati sa umaga, di ba, sponsor? Uy, uy, wag ka na. At sino ang huling kakausapin nyo bago kayo matulog, di ba, sponsor? Ama kayo dyan. Uy, may kakampi ka sa... Pali, pali. Pali, may kakampi ka sa loob. Pwede pa, ginugod morning ako. Yes! Ay, grabe. Kami ano, magihiwalay. Adalo, bisita ka naghiwalay. Twice kaming 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 ano, magihiwalay. Adal
kung ano yung pakipag-usap mo doon sa tutulungan, ganun din. So nakikita niya eh. Sabi ko ito, pinili ko to. So, parang niyakap niya rin ako na, okay, ito na yung mundo natin eh, sa pagtulong. Kaya kung saan ako, kasama na siya. Pero ito advice to, kasi marami dito couple ba na, both vloggers na. Pero tandaan nyo, charity begins at home. Yes. Don't tell me, wag nyo ipagmalaki na lumaki ang subscribers nyo, marami kayong supporters dahil best charity vlogger kayo. Charity begins at home. So wag niyong pabayaan, pamilya. No matter what happens. Family talaga. Family first. Family, oh. Family first. Family first daw. Pwede. Ay, mga kalingap, may nagsasalita dito, pinaparingan si Urago. Hindi ko kilala kung sino yun. Kailangan may mag-request, patingin ang mukha. Kahit pares na kayo, naman yung family ko eh. Kahit pares na kayo vlogger, wag naman i-consume nyo lahat ng time sa editing. May mga anak kayo. Mga family rin, di ba? Dapat may mga intimate moments pa rin kayong couple. Hindi yung parehas kayo, mga na. Ako ang ginagawa ko ngayon, i-share ko, naglalaan ako yung magsabi ko, pagdating dapat ng 9, dapat off na ako sa cellphone. Kasi, unang-una, ang apektado, katawan mo eh. Okay. Naranasan ko na napuyat, high blood ako. So sabi ko, dapat talaga, kasi di mo rin maramdaman pag akala mo okay-okay lang, pero lately pala, yung katawan mo kulang na sa pahinga, kulang na sa tulog. Kaya, at dati, nagkaroon kami isang araw na cellphone holiday. Oo. No cellphone. Binabalik namin. Hindi, ganito ha. No cellphone. Alam mo, sabi ko nga, minsan, noong una, hindi ko ano yung ma-advise niya, pero nung naisip ko later, sabi ko, ang laking bagay, kasi tayong mga magulang, iniisip natin, bakit nung araw walang cellphone, nabubuhay tayo. So bakit hindi natin magpahinga ng isang araw sa paghawak ng gadget. Pagkasama niyo ang family niyo, kahit mapabahay, mapalabas kayo, basta kasama niyo family niyo, please turn off or silent your cellphone. Kasi pansinin mo ngayon, sir. Pansinin mo ngayon, may makita kayo sa kainan, sa restaurant. Kakain daw sila, sabi. Kakain tayo, pero pagdating doon, nakayuko, kanya-kanyang cellphone. Hindi naman nag-uusap, useless din. Experience yan, sir, sa magulang ko, sir, sa tatay ko dati. Yung kahit yan, sir, mga pagtatabas yan sa Kalamansi yan, lagi yan mayroong ano sa amin, time na, kumain na ba kayo? So ngayon po parang, ako kasi, yung trabaho ko na sa school, bihira na ako magtabas-tabas. So, yung anak ko talaga, napapansin ko talaga, mayroong selos ba? Yan ka na naman, hawak mo na naman yung cellphone ganyan. Masakit, sir, pero
kailangan mong i-heart yung mga comments. Kailangan mong i-heart yung mga puso. Ma'am, nakabili na akong ganito. Oo. Pag yung tatawag yung anak mo, sabihin na, cellphone ka na naman, masakit, masakit talaga, sir, sa ano. At mas matapang pa kayo. I-justify nyo pa. Itong ginagawa ko. Di ba? Oh, marinig. Okay. Marinig na na. Itong ginagawa ko. Di ba? Di ba? Okay, mari. Hindi para sa akin to, para sa inyo to. Kaya makisama kayo. Vlogger na rin ako. Tatandaan nyo, yung subscribers nyo yan, good lang yan habang nandiyan kayo. Pag nag-shutdown ang YouTube, sino ang aampon sa inyo? Asawa nyo. Yun, tama, tama, tama. Maganda. Hindi, hindi. Ay, pwede may nagsasabi. Sino ba yung nagsasabi sa loob? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? May tao ba dyan? Sino ba yan? Ay, hindi. Alam niyo, mga kalingap, naka-live tayo. Ang kagandaan nito, ito nga yung sharing namin na itong kagandaan pag magkasama kayo mga charity kasi yung bang mga weaknesses ng isa't isa, may share mo eh. Then, oo nga pala, tama. So, kami ni Mrs., pinupropose namin talaga yung one day holiday, yung Sunday, kasi yun tayo magsimba. Isipin mo ha, pag nagsimba, pagbalik, cellphone agad. So, parang, ngayon, hindi mo pwedeng kontrolin ang mga anak mo. You know why? Ikaw mismo eh. Sabihin mo, nak, tama na. Sabihin, ano kung ikaw nga dyan, nakasilpon ka eh. So, wala din. Oh, wala din. So, ako din talaga, inikaya ko para sa health na din. Kasi mahirap yung susubrahan ka sa puyat. Yung mata mo, sir, na pag lumili, yung sumakit. Oo. Kasi nagawa ko yan, sir, na 3 hours lang ako natulog kasi nag-edit. Tapos pagka umaga, papasok sa school, naligo ako. Yan, sira, sumakit, sir. Sumakit talaga to. Kinabahan ako. Kasi, parang gumaganong-ganon. Hindi, sir, yung parang yung ano parang may namagang ugat. Ano? Parang kumapalit. Naranasan mo na natin, no? Kasi puyat ka tapos naligo ka, nalimutan ka. Totoo, kasi, totoo. Kaya ako, sir, ako 9 o'clock. Pag sabi nito, 9 na. Ano na, talagang kahit gusto ko pang replyan yung mga response, yung mga ano. Ano talaga. Tapos, pagising sa umaga, doon ulit. Kaya lang nangyari, sabi ko nga, pansin ninyo, lahat ng charity vlogger, wala nang exercise. Yun pa. Wala nang exercise. Oh, si Urago, sir, makapagsabi. Sinong makapagsabing mayroong charity vlogger, mayroong charity vlogger na may time pang mag-jogging with family. Wala na kasi nga. Wala na talaga. Wala na. Hindi yung pag-aakit sa bundok. Every twice a day ako nag-gym talaga. Oo. Nayayakan ko ito. Hanggang sa nakalimutan na isang taon na. Ako pinipilit kong bumalik kasi dati nag-gym ako nung hindi pa ako vlogger. Talagang mahilig ako sa ano. Mahilig ako sa... Ang problema, pag napunta ka sa pagbablog, kulang ang oras eh. Kulang talaga ang oras. Pero sabi ko nga, dapat talaga, hindi tayo magpa-control sa oras. Tayo mag-control sa oras. Kumbaga, maglaan ka rin talaga ng pahinga. Pero tama din yung sinabi ni Uragon, sir. Mina-advise niya sa akin. Sabi nga ni Gan, so kaya mo sana. So, okay. Dito, ano, Uragon na gano'n. Tama man ang Gan. So kaya mo sana. Kung pwede nyo sa sarili mo. Oo. Kasi ikaw din yung mahirapan. Ikaw din. Kung ano yung kaya mo, yun lang yung gawin mo. Parang ano, may time kasi na parang gusto natin tapusin na hindi naman kaya. Mm. Tama nila. Dapat kung ano lang kaya mo, yun lang. Kung baga sabi ko, luway sana basta doon. ano? Luway sana basta doon. Diba? Ano? Ibig sabihin, nagdandahan basta sulit. Dapat may time tayo para sa sarili. Yung me time, meditation, or prayer. Dapat. Kasi pagka wala, mag-feed up tayo. Tao, lalo na sa charity vlog kasi ang emotion natin dyan, gamit na gamit sa ibang tao. So dapat we have time for ourselves, yung meditation. Ako kasi pinagpa-practice ako ng meditation. Ako gusto kong pilitin talaga yung ako gusto kong pilitin yung Sunday na walang cellphone. Gusto ko talagang, alam, nagawa na namin ito eh. Nung nasa Manila pa kami, nagawa ko na, kailan parang naghiwalay kami siya, nasa diet ako, nandun siya naiwan. Eh, wala naman nagbabantay sa akin eh. Alin na dito? Balik ulit ako sa Sunday cellphone. Pero nung sa Manila kami, talagang ano sir, buong araw wala. So, ang wala akong ibang gawin. Makipagkwentuhan ka sa kanila kasi wala kasi. Ngayon, babalik namin kasi. Yung Sunday wala, pero yung cut-off sa gabi, meron. Kasi mayroon kami sa gabi. Sa wala kaming cellphone nakatabi. So, kahit pa wala dapat. Nag-aaral sila, nag-i-edit, 6 o'clock stop. Pero sir, aminin nyo, Sunday, wala kayong ginagawa, wala kayong cellphone, pero yung utak nyo, ano kaya, sino kayong mag-message sa akin? No? Hindi, ang ano sabi ko, paano ko makita yung views? Ilan na kayo?
Kulay green pa ba? Nung una na nag-cellphone holiday kami, nararamdaman ko pag Sunday may sakit siya. Subukan niyo sa mga spouse niyo, subukan niyo. Yung first days na tatanggal niyo ng cellphone, kakaisip. May mga sakit yan. Sigurado hindi niyo mapapakinabangan sa bahay. Hindi kasi di ba parang nasanay kang may cellphone. Ilabas mong cellphone, biglang sisigla yan. Nasanay kang may cellphone, tapos wala kaming cellphone. Tapos ano gagawin ko sa bahay? So nakaupo ka lang. Mainit ang ulo. Ano bang gagawin dito? Pero pag-isipan mo talaga maigi, malaking tulong kasi nga unang-una makapagpahinga yung mata mo. Yung mata at saka yung time sa pamilya. Simula ngayon gagawin na po namin. Ah, narinig mo na. Miss Oragon, narinig mo na. Dapat pag Sunday. Huwag na daw sabihin. Ayan. Ay, salamat sa inyo. Ako aminado talaga. Ha? Kulang na sa time sa family. Ako din. Kulang. Ako din. So, ako aminado talaga ako. Simple tips sa mga vloggers. At saka ano eh, mahirap pa din yung ano, yung bang... Napakahalaga. Pahalagahan parang yung family. Madaliin mo eh. Madaliin. Mas maganda yung hayaan mo lang. Ay, ganun yung ginagawa ko ngayon sa atin. Mahirap pa din yung parabang gusto mo. Sabi ko nga, abulin mo agad. Mahirap. 340 na March ano ba yun? Hindi mo na ito may babalik bukas. Kahit pa sabihin mo mag-makeup ka bukas. Iba na yung bukas sa ngayon. Ito ngayon, hindi mo na ito pwedeng i-rewind. Ayan pa din, narinig mo. Ba't parang sa ilong lumabas ay? Itong moment na ito, wala ka sa family mo, hindi mo na ito pwedeng make-up bukas. Ayan. Kat! Kat, ano daw? Wag daw magpuyat. At muntis ka ba naman? Oh. Bawal sa badus. Alam mo ba, totoo lang, itong pagpupuyat natin, hindi man kagad-agad, pero may epekto ito. May epekto ito. Hindi naman agad yun ata. Oo. May epekto ito. Kasi doon, at tinitingnan ko yung mga live streamer na halos walang tulog. Potassium. May mga sakit. Either cancer or either ulcer. Later on talaga, ramdam. Naniningil ang ano. Kasi nga, unang-una sa live streamer, halos walang tulog ay. Walang exercise. Babad ka sa upo. Ito ang nawala sa atin. Kaya ako, sisikapin ko na sabi ko makapag-gym kahit na thrice a week. Gym talaga or jogging. Kaya sabi ko nga, ito ang iniisip ko, sabi ko nga, anong size ay ng 500 subscribers mo, 1 million subscribers mo kung may sakit ka? Wala din bro. Kasi nga, paano mo paggamitin yung 1 million kung high blood ka na, hindi ka na makabakbang ng malayo? Di ba? So dapat talaga, tama sabi niya na ano, kung ano lang kaya, no, huwag madaliin. Tama. Importante. Saka, isa pa, huwag na huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. Iba ka, iba siya, iba ka. Totoo. Buti pa sa ganyan. Hindi, huwag mga... At ang pinaka-importante dyan, practice what you preach. Isabuhay niyo kung ano yung mga sinasabi niyo sa live niyo, please. Oo, tama. Ay, shout out sa lahat. Nakalive pala tayo. Shout out sa lahat. Diba? Practice what you preach. Sa mga Kalingap, ano po, pakilala ko sa inyo, may kasama kaming mga teacher. Ma'am, natatanong sila sa iyo. Ayan. Ito po. Saka si sir. Charity vlogger po. Ayan. The prospect po. Sir Habi. Saka si sir. Sir, harap ka sir. Dami naghanap sa iyo ay. Ayan po. Hello sa mga Team Uragon. Hello sa Team Kalingap. Hello po sa mga viewers natin yan. Sa 118 viewers, shout out po. Magandang hapon. Maulang hapon po. Yan. Usapan pampamilya po kami ngayon. So, ano kami? Share lang. So, pandayot ba ganyan? Yun ang kagandahan pag nagsama-sama kami, kada paano. Kaya asahan ninyo, oo, hindi ito ang huli at babalik pa talaga kami dito. Dahil nga unang-una, alaga kami ni Urago. Ito, pagkain na naman. So, ang problema dito bro, parang gusto mo yata kaming lumaki ang tiyan. Ayaw na tayo palis, hindi. Ha? Ayaw na tayo palis. Gusto kong may blood ka. Dan, so next time para may blood lagay mo ulit son. Ayan. So alam mo nagpapasalamat. Nagpapasalamat talaga ako dahil nga may nakausap pa may mga bago. Yung kagaya niyan, may dalawa kang kasamang mga teacher dito. So siyempre, natutuwa kami dahil inaalam ko nga kanina bakit pa nila naisingit yung pag-charity. Kaya pala ang gawin na nagtuturo ka na maghapon sa school tapos may gagawin ka pang lesson plan sa gabi, magbablog sila,
mag-i-edit sila, mag-upload sila. Grabe to mga to, sobra. Paki-support ang kanilang channel, mga kapatid. Yan, paki-support po. GR Hobby at saka In The Prospect. Uulit pa kami dito. Sa malay mo at sa ibang lugar naman kami pupunta. Yan. So salamat. Sa inyo. Diyan lang kami sa Maytiga. So welcome kami doon. Ay mga viewers, narinig nyo. Baka meron daw kagalan ng plato, sir. Walang lusot, narinig ng mga viewers ng imbitasyon. Eh, hindi pagluto yung asawa. Sir, sa inyo daw kami pupunta. Ayan. Bro, parang pumayag ni si sir. Okay na. Okay na. Yan. Doon na kami sa susunod. Next time na pagbalik nyo dito, doon tayo. Ayan, ayan. Enable lang, sir. Bukas. Palipasin natin. Malayo. Ayan. So, salamat talaga. Maraming salamat sa ating mga kasamahan. Ayan, no?